Mabilis ang review lang ulit para dito sa Cherry Aqua GR na nire-request nyo sa comments. Sa mga hindi nakapanood, may bagong phones ulit ang Cherry. Nireview natin last time yung isa, yung Aqua S11 Pro at eto naman yung mas premium na Aqua GR. MediaTek Dimensity 7050 5G, 120Hz curved AMOLED display, 108MP camera daw, 66W fast charging at malaking RAM and storage. Panalo ba para sa presyo? Aalamin natin after mong mag-subscribe. 500k subs ang target namin ngayong 2024 at para maabot yan, gagalingan at dadamihan pa namin yung uploads para sa inyo. Kaya kung sakaling makatulong tong video, subscribe. At kung hindi naman, subscribe pa rin dahil mag-i-improve pa kami sa mga susunod na reviews. At follow nyo na nga rin pala kami sa Facebook at TikTok para sa mas marami pang tech updates. Okay, so again, nabanggit ko na rin naman to sa Aqua S11 Pro review natin, pero ulitin ko lang na malaki na yung improvement ng Cherry sa packaging. At kumpleto pa rin pagdating sa accessories. Hindi na sealed yung box nung dumating sa akin, so tulad ng dati, most probably eh chinek na nila yan bago i-ship, but still, 2 thumbs up pa rin sa overall unboxing experience. So eto na nga yung mismong unit, wala tayong ibang color options, black lang. So buti na lang, eh maganda talaga yung design. Una kong napansin dito yung kakaibang style na ginawa nila sa camera module. Usually kasi nakasiksik sa upper left corner ng phone yung mga camera, pero dito sa gitna nakalagay yung main shooter, tapos horizontal yung pagkakasalansan, so may konting pagka-pixel phone yung datingan. At para sa akin, maganda yung kinalabasan, lalo na't bukod sa kakaiba, eh premium at elegante rin kasi yung itsura. Matte finish na parang pinong sandpaper yung looks ng back panel. Smooth niyang hawakan at hindi basta-basta mahahalata yung fingerprints natin. May simpleng logo lang ng Cherry sa baba at may blue LED lighting na nga rin pala sa gilid ng main camera na pwede natin gamitin as a charging indicator. Sa display naman, meron tayong 6.8-inch 120Hz curved AMOLED screen at panalong display to para sa presyo. Unang-una malaki, so goods na goods for media consumption. Swabing tignan syempre dahil nga sa mataas na refresh rate. Tapos napansin ko pa na tulad sa Aqua S11 Pro, eh mabilis lang din yung pagbaba nito sa 60Hz kapag wala ng motion sa screen, which is good para makatipid tayo sa battery. Mamaya babalikan natin yung battery life, abangan nyo. Una muna, pag-usapan natin yung mismong picture quality ng display. Siyempre maganda to dahil nga AMOLED. Vibrant colors, excellent contrast ratio, and good viewing angles. Yun nga lang, pansin na pansin ko na nasobrahan naman sa tingkad tong Aqua GR. By default, nakaset yung color mode sa Vivid. At kahit iset ko to sa normal, eh sobrang tingkad pa rin. Lalo na sa kulay red. At halatang halata yan sa skin tone ng mga pinapanood nating palabas or mga vloggers. Well, siguro nga may mga tao na gusto yung ganitong timpla ng kulay, pero sa akin mas okay yung may pagka-natural lang, lalo na pag matagal tayong nakatutok sa phone. Sa brightness naman, wala rin problema sa akin. Okay naman for the price. Hindi rin ni-specify ng Cherry kung ilan. So, ang masasabi ko ngayon, much better kumpara sa mga kakompetensyang phones na naka-IPS LCD lang at visible pa rin yan outdoors. Hindi rin nabanggit yung eksaktong touch sampling rate. So, sabihin ko lang na sa test at sa paggamit ko, eh responsive naman at wala namang noticeable delays. Now, unti-unti nang dumadami ang curved display sa 15K pababa na presyo, pero hindi pa rin naman ganong karami. Hindi pa siya common sa panahon ngayon, so ang lakas pa rin makasosyal ng dating. At sa unang tingin, eh hindi mo talaga aakalaing wala pa tong 12,000 pesos. Side bezels, of course, manipis lang. Punch hole for selfie cam, maliit lang din. At sabihin ko na rin na hindi naman ako naka-experience ng accidental touch dahil sa curve na gilid. Naka-in-display fingerprint scanner na nga rin pala. Mabilis at responsive din. So ang problema lang talaga dito ay yung Netflix streaming natin. Kasi tulad lang din sa Cherry Aqua S11 Pro, Widevine L3 lang din yung security level, so SD playback resolution lang din tayo sa Netflix. Sa entry level phones like the S11 Pro, medyo mapapalagpas pa natin yan, pero sa 12K na phone, dapat Widevine L1 na. So sana mag-update ang Cherry, but again, hindi ko na rin masyadong aasahan. Kung hindi ka naman nakasubscribe sa Netflix at mostly YouTube videos ang pinapanood mo, walang problema. Kasi sa YouTube, eh pwede ka pang mag-play in 4K resolution. Pero kung Netflix talaga yung libangan mo, eh medyo deal breaker to. Napansin ko rin na medyo dark yung sides ng display natin. Medyo malalim kasi yung curve. So parang may konting shadow dito sa mismong curve part na hindi naman masyadong nakaka-bother at sinasabi ko lang para mas alam nyo yung bibili nyo. Sa speaker naman, isa lang ulit at this time medyo mahirap-hirap na rin tanggapin yan since karamihan sa ibang mga brands ay naka-dual speakers na rin.
kahit nga sa mga mas mura. So ang good news naman, malakas yung speaker kahit isa lang. Detailed? Hindi. May mga instruments talaga tayong hindi maririnig dito kapag nagsasound trip tayo, but considering the price, papasa pa rin naman. Hindi naman garalgal yung tunog, so good enough pa rin para ma-enjoy natin yung panonood natin ng videos at pati na rin sa gaming. At speaking of gaming, performance naman yung next nating pag-uusapan. MediaTek Dimensity 7050 5G yung chipset natin dito. So yes, 5G phone itong Aqua GR. Again, malaki yung RAM at storage. Big plus para sa akin yan. 8GB yung physical memory with another 8GB of virtual RAM. Tapos 256GB naman yung internal storage na unfortunately hindi expandable dahil wala tayong slot for micro SD card. Now, sa araw-araw na paggamit, tipong social media apps, Gmail, and other office applications, hindi tayo mamamroblema sa performance. Kasi for the price, good chipset itong Dimensity 7050. At syempre malaking tulong din dyan yung almost stock Android na OS ng Cherry. Most of the time, smooth naman yung paggamit ko dito. Yung mga animations, swabe, at pati na rin yung pag-switch natin sa mga applications. At wala nga rin palang bloatwares. May ilang pre-installed apps lang, pero sobrang linis pa rin overall at di hamak na malayo kumpara sa sandamakmak na bloatwares ng MIUI at Realme UI. Tapos syempre nagtest din ako ng AnTuTu benchmark at ito, nasa 560K din yung score. So mas malakas din ang DHAMA kumpara sa MediaTek Helio G99. At para naman sa mga gamers, honestly, maganda yung performance na nakita ko for the price. Hindi sobrang sagad yung graphic settings na available sa mga games, like sa ML hanggang super refresh rate lang, at sa CODM hanggang high lang din yung graphics, pero goods yung mismong performance. Smooth gaming sa ilang test na ginawa ko, VR mode ng CODM, very playable, at sa ML naman, may ilang pagkakataon lang na nakapansin ako ng frame drop sa ilang mga clash, though hindi naman sobrang lala na tipong makakaapekto ng sobra sa laro natin. So pwedeng-pwede pa rin for ranked games. Tapos tinest ko rin sa Genshin Impact at dito, nagulat ako kasi nung una, smooth na smooth talaga yung game kahit na nung sinet ko sa highest yung graphics at 60fps mode. Nakakagulat kasi hindi yan basta-basta nagagawa ng ibang 12K phones lalo na't nasa 500K plus lang din naman yung AnTuTu benchmark score. So siguro maganda yung optimizations dito. O di kaya dahil yan sa malinis na software ng Cherry. Yun nga lang, habang tumatagal yung laro ko, uminit na rin yung phone at nakaramdam na ako ng pagbaba sa frame rates. Playable pa rin naman, hindi naman siya yung sobrang lag talaga. So I would say na impressive pa rin yung pinakita ng Aqua GR for a 12K phone. At kung gusto mo ng smoother experience, highly recommended na iset lang natin yung graphics sa medium or low. Now, nabanggit ko yung pag-init kanina at yan yung isa pang problema. 24 degrees ulit yung room temperature natin nung nagtest ako. At sa ML at CODM, okay naman since below 40 degrees lang yung nakuha natin, so mainit-init lang siya ng konti. Sa Genshin Impact talaga to nag-init at umabot ng mahigit 43 degrees, so halos flagship gaming phone na rin yung pag-init, kaya I suggest na dapat hinay-hinay pa rin tayo sa paglalaro ng mga graphic intensive games. Kung demanding yung game, babaan lang natin yung settings. Tapos kung naka-mobile data ka pa, huwag ka nang maglaro sa mainit na lugar. Doon ka sa may aircon o kaya tumapat ka sa electric fan para hindi masyadong uminit yung phone. Battery life dito is decent, sakto lang at hindi ko masasabing makunat. 4,700 mAh yung battery capacity, which is a bit lower than the usual 5,000 mAh cell. Sa PCMark battery test natin, nakakuha lang ako ng almost 11 hours na screen on time. So again, hindi naman masama, saktong battery life lang. At sabihin ko lang na kung heavy user ka, posibleng kapusin ka dito or hindi malabong kapusin ka dito, but for most people na mostly social media browsing lang naman, tatagal naman ng isang buong araw. Now, ang maganda naman dito, sobrang bilis lang mag-charge at 66 watts. So kung halimbawa nga na may araw na kapusin ka sa battery, sa test namin, 47 minutes lang yung kailangan para i-charge to from 0 to 100%. Siguro mga 35 to 40 minutes lang kung i-charge mo kaagad at 20%. Kaya charging talaga ang isa sa mga panlabang features nitong Cherry Aqua GR. Okay, so pag-usapan natin yung camera. Dito ko binase yung title and thumbnail natin ngayon na Teka Muna. Kasi medyo na-disappoint ako dito, hindi dahil sa camera performance, kundi dahil sa kung paano nila minamarket tong camera ng Aqua GR. Sa marketing materials kasi nila, ang nakalagay 108 megapixel super pixel camera. So syempre iisipin natin na 108 megapixel sensor yung nilagay nila dito.
Pero hindi, 50 megapixel sensor lang talaga yung main camera at meron lang tong 108 megapixel mode sa camera app. At siguro nga, hindi naman yan big deal kasi wala nga naman yan sa number of megapixels. At yes, may nakalagay din naman sa description na 50 megapixel AI triple camera. But still, sabihin ko lang na as a buyer, binili ko kasi to sa Lazada. Hindi naman ako galit, medyo disappointed lang kasi nga misleading yung pag-promote nila since dun nga sa malaking picture or poster, 108 megapixels yung nakalagay. Sana next time hindi ganito kasi isa sa mga epekto niyan sa akin as a buyer, medyo magiging TH na ako next time. Tamang hinala na, so sa susunod na bibili ako, babasahin ko muna lahat-lahat sa description, manonood muna ako ng mga reviews, magbabasa muna ng mga articles para i-confirm yung specs bago ako mag-check out. Now, ang good news naman, sabi ko nga kanina, hindi ako nadismaya sa mismong camera performance. Maganda yung photos na nakuha namin dito, lalo na pag may magandang lighting tayo. Good amount of details, sharp din naman. Color reproduction, okay na okay din sa akin. Dahil saktong tingkad lang din yung ginagawa ng Cherry para maging pleasing sa mata natin yung photos. Hindi ko nga lang mai-recommend na i-turn on yung AI kasi masusobrahan talaga sa tingkad yung photos tulad na lang dito. Ultra-wide camera natin, hindi pareho sa kulay ng main cam. Decent photos kapag maaraw but personally, hindi ko rin masyado gagamitin kasi mas okay talaga yung main. Tapos para sa selfie camera, honestly, medyo washed out yung colors sa ibang mga photos na nakuha ko at may pagka-soft din, lalo na pag sakto lang yung liwanag, like for example sa mga indoor shots. But considering na less than 12K lang naman, masasabi ko na hindi na rin masama. Sa low light conditions, malaki yung binababa sa quality. Hindi ganun kaganda pag madilim na, so hanggat maaari, tapat tayo sa ilaw or sa maliwanag na lugar. Okay, so eto naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Cherry Aqua GR. Hanggang 1080p, 30fps tayo dito. Meron tayong softbox, so wala rin tayong problema sa lighting. At sa nakikita ko dito sa screen, unang-una parang medyo maalog, so mukhang wala tayong kahit anong stabilization dito. Tapos pagdating naman sa mismong picture quality, mukhang okay naman kung pang video calls lang, pero kung pang vlogs, medyo kakapusin tayo sa quality, lalo na kung gusto talaga natin na sharp yung kuha or talagang high quality. At gamit ko nga rin pala ngayon yung built-in microphone, so let me know na lang din sa comment section kung okay na sa inyo yung parehong audio at video. At para naman sa videos, hanggang 4K 30fps yung pwede nating makuha at mas lamang talaga yan kumpara sa ibang mga phones like the Realme 11 na hanggang 1080p lang ang kayang kunin. Of course, walang EIS sa ganitong resolution, pero good news naman kasi may EIS agad tayo sa 2K. Sa ibang mga phones, 1080p bago magkaroon ng EIS. Dito meron kahit sa 2K resolution at hindi ko naman sinasabing sobrang ganda ng quality, may mga dapat pa rin talagang i-improve but definitely much better than the other phones na hanggang 1080p lang ang kayang i-record. Para naman sa iba pang mga features ng phone, unang-una, ang ganda ng haptic feedback dito. Parang best haptics na nga yata sa lahat ng phones na nasubukan ko under 12K. Kasi malutong yung vibration kapag nagtatype ako dito. Meron din silang dynamic capsule feature, parang dynamic island ng iPhone. 5GHz band Wi-Fi, Bluetooth 5.2 and NFC. Again, may support na rin for 5G. Tapos yung video call sa Messenger and no issues din naman sa test namin. Okay, so available na itong Cherry Aqua GR online. At kahit sa mga physical stores ng Cherry, 11,999 pesos yung presyo at nabili ko yung sa akin sa Lazada kaya meron akong 1K na discount. Ilalagay ko na lang din yung link sa description kung sakaling interesado kayo. Pero bago yon, pros and cons muna tayo. Para sa mga bagay na nagustuhan ko dito, unang-una yung pagka-premium. Premium looks, premium feels, ang lakas makasosyal ng dating. Again, yung haptic feedback, panalo. Display, of course, 120Hz curved AMOLED yan, so wala nang marereklamo. Solid yung performance for the price. Camera natin, pasado rin yung main. Sobrang bilis mag-charge. Again, wala pa yung isang oras. Malinis yung software. Malaki yung parehong RAM at storage. Tapos hanggang 4K na rin yung video recording na meron pang EIS sa 2K resolution. At para naman sa mga cons, syempre hindi natin palalagpasin yung Widevine L3 na security level. Yung battery life at speaker, okay na rin naman pero pwede pa talagang i-improve. Posible rin uminit kapag sinagad natin yung performance. So dapat hinay-hinay lang din. At inform ko na nga rin pala kayo about software support. Last time kasi sa Cherry Aqua S11 Pro review natin, sinabi ko na kukontakin ko ang Cherry para i-confirm yung software update sa mga phones na to at wala pa silang reply sa akin.
Mag-email ulit ako para lang i-confirm talaga, pero hanggat wala pa silang sagot about software updates, eh medyo nakakaalangan mag-recommend dahil malaking factor na rin to sa pagpili natin ng phone. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nakatulong tong video, subscribe, like at comment na rin kasi malaking tulong yan sa channel. Kung solid mid-range phone ang hanap mo, click mo lang to. At kung gusto mo namang malaman kung maganda ba talaga ang iPhone 15 Pro, eh click mo lang to.